Habang pinagmamasdan ni Peping ang lalaki, hindi niya lubusang maintindihan ang kanyang nararamdaman. Sa pagtayo ng lalaking yon sa kanyang kinauupuan, dahan-dahan naman itong lumapit sa kanya habang nagwiwika ng, "Salamat sa Diyos at naging maayos ang iyong kalagayan, Peping. Marahil ito ang kalooban ng langit at biyayang bigay niya sa ating pamilya." Matapos nitong makapagwika, agad naman siya nitong hinagkan ng napakahigpit na parabang yon ang una nilang pagkikita. Nahihirapan man siya noong huminga at gumalaw, pilit niya pa rin itong tinitiis sa kadahilan ng alam niyang hindi masukat ang pangungulila sa kanya ng kanyang mga magulang. Sa pagpapatuloy ng kanilang kumustahan, iniutos ng kanyang ama sa iilan nilang kasama na bantayan ang lahat ng lagusan sa buong paligid. Pinapasok din noon si Pepeng sa pinakaligtas na kubo sa bundok upang masigurong hindi ito malalagay sa isang peligrosong sitwasyon. Maya-maya pa, bigla naman silang natigilan sa kanilang pag-uusap nang marinig nila ang iilan sa mga rebeldeng nagsisigawan di kalayuan sa kanilang pinagkukutaan. Panayang ginagawa nitong pagpapaputok ng kanilang mga armas na parabang napasok na sila noon ng kaaway. Dahil sa mga pangyayari, napagpasyahan ang ama ni Pepeng na iwan muna sila ng kanyang ina upang matingnan ang mga kaganapan. Hindi pa man nakakalayo noon ang kanyang ama, bigla naman silang nakarinig ng putok ng baril sa buong paligid. Dahil sa mga nangyayari, pinili na ng ina ni Pepeng na lumabas ng kubo upang pagmasda ng mga kaganapan. Paglabas na paglabas nila sa lugar na yon, agad namang bumungad sa kanilang mga paningin ang iilang aswang na nakatuwad sa kanilang harapan. Panayang pag-uusal ng mga ito habang umiiyak naman ang iilan. Hindi din gumagalaw ang mga ito kung kaya't meron na sa kanilang mabilisang nasawi dahil sa pagtama ng mga balang pinapakawalan ng iilang mga rebelde. Maya-maya pa, bigla namang natigilan ang mga aswang sa kanilang ginagawa dahil sa nagawa na nilang makita ang batang kanilang hinahanap. "Hindi nyo ata kilala kung sino mga taong naninirahan dito. Mag-iingat kayo mga demonyo, dahil hindi ako magdadalawang isip na ubusin ang lahi ninyo." Wika ng ama ni Pepeng. "Tumahimik ka dyan, Magno. Hindi kami ang taong madaling matinag sa salitang sinasabi. Baka nakakalimutan mo, mas higit na umiibabaw kami sa lahi ninyo. Kung hindi lang dahil sa batang yan, hindi kami maaalarma sa aming kinatatayuan." Sagot naman ng isang matandang aswang na halos butot balat na ang pangangatawan. Matapos nitong makapagsalita, dahan-dahan namang nagsilitawan ang mga itim na kaluluwa sa buong paligid. Sa sobrang bilis ng mga ito, ay maikukumpara mo ito sa pagbalot ng hamog sa matataas na puno ng bundok. Halos mapuno na nito ang buong lugar sa kadahilan ng kahit sa ang direksyon tumingin si Pepeng ay palaging itim na kaluluwa ang kanyang mga nakikita. Walang wangis ang mga itim na kaluluwa maliban lamang sa mga bunganga nitong animoy humihigop ng mga nilalang na merong espiritual na kaanyuan. Maya-maya pa, paisa-isa namang nagsidatingan ang kasamahan ng matanda na hindi naglaon ay nagawa na nitong mapaikutan ang pangkat ng kanyang mga magulang. Kahit sa murang edad niyang yon, ay halos ramdam na niya ang panganib na hatid ng mga nilalang na sumusukol sa kanilang kinaroroonan.
Nang wala nang mapagpipilian noon ang kanyang ama, dahan-dahan na nitong hinubad ang kanyang pang-itaas na damit upang paghandaan ang mga susunod na pangyayari. Pagmasdan mo, Pipeng, ang gagawin ng iyong ama. Yan ang dahilan kung bakit ikaw ang nag-iisang bata na nakalathala sa alamat ilang daan taon na ang nakakalipas. Wika ng kanyang ina. Nang marinig ni Pepeng ang sinabi nito, ay ninais niyang maiging pagmasdan ang susunod na hakbang na gagawin ng kanyang ama. Matapos nitong mahubad ang lahat ng saplot nito sa kanyang katawan, mabilisan naman itong dinukot ang isang tangkay ng bulaklak sa bulsa ng kanyang maong. Matapos niyang makuha ang mismong bulaklak, agad niya itong itinago sa kanyang mga kamao habang dahan-dahang nag-uusal. Segundo lamang noon ang lumipas nang bigla niya itong iniihip sa hangin. At kasabay nito ang pagrinig nila ng takbuhan ng mga malakalabaw na nilalang. Hindi yun kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Habang patuloy na pinagmamasdan ni Pepeng ang buong paligid, nakakapagtaka namang wala siyang nakikitang hayop na papalapit sa kanila. Tanging dilaw na liwanag lamang noon ang kanyang mga nakikita na patuloy na tumatagos sa katawan ng kanyang ama. Paulit-ulit niyang pinagmamasdan ang buong paligid nang bigla niyang nasipat ang kanyang ama na dahan-dahan ang pumipilipit sa kanyang kinatatayuan dahil sa nararamdaman nitong kakaiba. Maya-maya pa, hindi na nagdalawang isip ang mga nilalang na sumugod upang mapigilan ang pagpapalit-anyo na ginagawa ni Magno. Pagsipat naman dito ng kanilang kasamahan, agad naman nila itong pinaputukan habang mabilisang pinoprotektahan ang ama ni Pepeng. Tumulong na dinoon ang kanyang ina sa pamamagitan ng pagsaboy ng mga pangontra sa buong paligid. Panay din ang pagpapalipad-hangin nito ng mga usal na siyang pantaboy din sa mga masasamang elementong nakikisawsaw sa labanang nagaganap. Sa pagpapatuloy ng pagmasid ni Pipeng, doon niya nakita ang kakaibang taglay ng kanyang tsuhin pagdating sa kunat ng kanilang mga balat. Paulit-ulit na itong nakakatanggap ng kalmot at kagat sa mga aswang, subalit hindi man lang nagawa ng mga ito na sila ay sugatan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang tumayo ang kanyang ama na halos hindi na niya magawa pang makilala. Kahit anong pagtitig doon ni Pepeng, sigurado siyang ibang-iba na ang kaanyuan ng kanyang ama noong una niya itong nakita. Sa pagtayo nito ng tuwid, mabilisan naman itong tumingin sa kanya ng nakangiti. Nagliliwanag din ang mga mata nito at meron itong noo na may kaliskis. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman itong sumugod sa mga nilalang na parabang kayang-kaya niya ang mga ito kahit wala siyang gamit-gamit na armas. Sa paglapit niya sa isang aswang na papalapit din sa kanyang kinaroroonan, ay mabilisan niya itong sinapak ng napakalakas na halos maputol na ang buong leeg nito. Kasabay ng pagsapak noon ng kanyang ama, ay ang pagsilay naman niya sa malakambing nitong mga paa. Doon din nasipat ni Pepeng na halos tubuan na ng napakaraming balahibo ang buong katawan ng kanyang ama na siyang nagkukubli sa kanyang kasarian. Sa pagsilay dito ng iba pang aswang, ay ninais na ng mga itong pagpiestahan ng kanyang ama na patuloy na lumalaban para sa kanilang kaligtasan. Hindi naman ito hinayaan ng kanyang ina sa kadahilan ng alam niyang hindi kakayanin ng kanyang asawa ang ganoong karaming puwersa. Bagaman malayo siya sa kinaroroonan nito, nagawa niya pa rin itong mahatira ng tulong
sa pamamagitan ng pag-utos sa iilang mga tikbalang na nakabantay sa buong paligid. Paglapit na paglapit ng mga tikbalang sa kinaroroonan ni Magno, ay siya namang paggawa ng hakbang ng matandang aswang. Habang patuloy sila noong nakikipaglaban sa hindi mabilang na mga itim na kaluluwa at mga aswang sa paligid, hindi nila gaanong napansin ang kasalukuyang ginagawa ng pinuno ng mga ito. Pagsilay ni Pepeng sa matandang aswang, doon niya nakita ang pagtagpi-tagpi nito ng mga buto ng tao habang patuloy na nagbabanggit ng mga engkantasyon. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang biglang tumayo ang kalansay na pinagtagpi-tagpi nito. Patuloy itong nakatitig sa kanila na parabang naghihintay lamang ito ng utos na magmumula sa matanda. Paglalarawan ni Pepeng sa nilalang na yon, meron itong napakahabang leeg at bungong hindi ordinaryo para sa isang tao. Mahaba din ang balikat nito at meron itong maiiksing mga binti. Habang patuloy niya itong pinagmamasdan, ay halos hindi magawang maisip ni Pepeng kung papaano nagagawang mabuhay ng nilalang na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nagwika ang matanda ng Magno, humanda ka dahil nag-uumpisa pa lang ang pangkat ko. Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang paglapit ng mga aswang sa iilang mga kasamahan ni Magno na patuloy pa rin ipinaglalaban ang kanilang kuta. May iilan na silang napapaslang na mga aswang, subalit hindi pa rin nila nagagawang mabawasan ng husto ang buong bilang ng mga ito. Nararamdaman na din nila noon ang dahan-dahang pagkaubos ng kanilang mga bala dahil sa patuloy nilang pagpapaputok sa buong paligid. Sa pagpapatuloy ng digmaang yon, ay halos walang nagawa si Pepeng kung hindi ang pagmasdan ang buong kaganapan. Sa pagsilay niya sa kanyang ina, kitang-kita niya na labis na itong nahihirapan. Nais man niyang tumulong noon, alam niyang wala siyang magagawa dahil sa isa lamang siyang ordinaryong bata. Maya-maya pa, nakita na naman ni Pepeng ang pagbagsak ng kanyang ama dahil sa pilit itong pinagtutulungan ng lahat ng aswang sa paligid. Nang hindi na niya magawang maatim ang mga kaganapan, bigla na lamang siyang nagwika ng Umalis na kayo! Hindi namin kayo kailangan! Tantanan niyo na kami! Pagkasigaw na pagkasigaw noon ni Pepeng, ay parabang natigilan ang lahat ng nilalang na naroon sa buong paligid. Dahil sa kanyang ginawa noon, labis-labis na lamang ang pagkainsulto ng matandang aswang sa kanyang mga narinig. Pagtitig na pagtitig nito kay Pepeng, agad naman itong ibinuka ang kanyang napakalapad na bibig upang takutin ang bata. Subalit, nang masipat ni Pepeng ang kanyang pinaggagawa, ay parabang hindi man lang ito natinag. Dahil sa nakita ng matandang aswang, ay hindi na nito nagawa pang makapagtimpi sa batang yon. Pagsugod na pagsugod niya sa kinaroroonan ni Pepeng, ay halos sumunod na din ang lahat ng mga itim na kaluluwa sa paligid, maging ang nilalang na kanyang nilikha. Pilit man siyang ipagtanggol ng mga rebeldeng malapit sa kanya, ay hindi nito nagawang umubra dahil sa dami ng mga kasama ng matanda. Paglapit na paglapit ng mga ito kay Pepeng, tanging pagsigaw na lamang ang nagawa ng kanyang mga magulang. Sa pagbalot ng mga itim na kaluluwa sa buong katawan ni Pepeng, ay inakala nilang nagawa na nitong pangibabawan ng mga demonyong kasangga ng matandang aswang.
Habang pinagmamasdan nila noon ang pag-ikot ng mga itim na kaluluwa, ay panay naman ang ginagawa nilang pagpuksa sa iilang aswang na natirang nakikipaglaban sa kanila. Nang magawa na itong lipulin ng kanyang ama, pilit naman itong gumagawa ng paraan upang mabasag ang pananggalang ginawa ng matandang aswang. Subalit ilang beses man niya itong pagtangka ang basagin, bigo siyang ito ay gawin dahil sa hindi mabilang na itim na kaluluwa ang nagpapatibay ng harang ngayon. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan ang lahat ng mga kasamahan ni Magno nang masipat nila ang pagtilapo ng matandang aswang sa dulo ng kanilang pinagkukutaang lugar. Sa sobrang lakas ng pagkakatilapo nito, ay halos hindi na nito nagawa pang makatayo ng diretso. Dahil sa mga nangyari, dahan-dahan na ding nawala ang mga itim na kaluluwang pumapalibot sa lugar na kinatatayuan ni Pepeng. Paisa-isa ding nagsibagsakan ang mga aswang nakasangga ng matanda, maging ang ginawa nitong nilalang nagawa sa purong buto ng mga namatay na tao. Matapos ang mga pangyayaring yon, nakita siya ng kanyang mga magulang na nakatayo lamang sa kanyang kinaroroonan na hindi gumagalaw. Nakapikit din noon si Pepeng sa kadahilan ng ayaw niyang masilayan ang napakapangit na pagmumuka ng mga nilalang. Pepeng! Pepeng! Ayos ka lang ba? Salamat naman sa Diyos at walang nangyari sa iyong masama. Alalang wika ng kanyang ama habang tumatakbo ito papalapit sa kanya. Nang marinig ni Pepeng ang pagsigaw ng kanyang mga magulang, agad naman niyang iminulat ang kanyang mga mata. Pagsilay niya sa buong paligid, agad naman niyang napansin ang pagkawala ng lahat ng nilalang. Habang kinakausap siya noon ng kanyang mga magulang, pilit naman niyang ibinabalik sa kanyang memorya ang lahat ng mga nangyari. Nang masipat niya ang iilan sa mga tauhan ng kanyang ama, na tinugis ang matanda, ay bigla naman itong hinadlangan ni Pepeng. Hayaan niyo siyang mabuhay at makabalik ng ligtas sa kanilang pugad upang ipagsabi ang lahat ng kanyang mga nakita. Magiging babala ito sa kanilang lahi para tayo'y kanilang pangilagan. Utos ng ama ni Pepeng sa mga tauhan ito. Nang marinig ito ng mga rebelde, ninais na lamang nilang pagmasda ng matanda habang paika-ika itong lumalayo sa kanilang kinaroroonan. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad namang bumalik ang kanyang ama sa orihinal nitong kaanyuan. Sa pagsapit ng alauna ng madaling araw, pinili naman nilang magpahinga upang paghandaan ang mga susunod na araw. Hindi sila noon maaaring maging kampante gawa ng paunti-unti ng umuusbong ang kakayahan ni Pepeng na isinaad ng isang alamat. Sa pagsapit ng umaga noong mismong araw, maaga pa silang bumaba ng bundok upang bisitahin ang kanyang mga kinagisnang magulang. Halos hindi kasi noon mapanatag si Pepeng sa kadahilan ng maaaring mangyari din sa kanyang kinilalang ama ang nangyari sa kumpare nito noong mga nagdaang araw. Bago pa man sumapit noon ang alas 9 ng umaga, matagumpay naman nilang nadatnang abala sa gawaing bahay ang kanilang mga magulang. Oh, Pepeng! Mabuti naman at nagawa mo ng makilalang yung tunay na pamilya. Masaya kami ng lola mo para sa'yo. Wika ng kanyang lolo. Salamat po, Tay. Masaya ho ako dahil kahit apo nyo lamang ako, tinuring nyo ako na para nyo ng tunay na anak. Sagot naman dito ni Pepeng. Matapos nilang mag-usap,
Agad naman silang pumasok sa kanilang tirahan upang ipagpatuloy ang kanilang seryosong usapan. Ang iilan sa mga tagasunod noon ng mga magulang ni Pepeng ay ninais na magbantay sa buong paligid upang masigurong wala ni isang demonyo ang magagawang gumambala sa lugar na yon. Habang nag-uusap sila Pepeng sa loob ng kanilang bahay, doon niya narinig ang mga babalang ibinigay ng kanyang ama sa kanyang lolo at lola. Ilang beses din nila itong niyaya na sumama sa kanila, subalit patuloy itong tinatanggihan ng dalawa. Magno, alam mo namang hindi na kami bata. Mahina na kami sa lahat ng aspeto. Hindi na namin kakayanin ang malayo-layong lakaran kung pipilitin naming sumama sa inyo. Mahirap mang sabihin pero maaaring maging pabigat lamang kami sa lahat ng inyong magiging lakad. Wika ng lolo ni Pepeng. Tay, huwag niyo namang isipin yan. Ang mahalaga tayo'y buhay. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Nag-uumpisa na ang digmaang naantala. Ilang dekada na ang lumipas. Sumama na kayo sa amin. Hindi kayo magiging ligtas sa lugar na ito. Pagpupumilit naman ni Magno. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, hindi nila ninais na tantana ng kanilang mga mahal sa buhay. Dahil sa kanilang pagpupumilit, kung kaya't nagawa nila itong mapasunod sa kanilang nais. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang pumasok ang isang tsuhi ni Pepeng upang ibalita ang kaganapang nangyari sa labas ng kanilang tahanan. Magno, meron tayong mga bisita. Wika nito. Kasabay ng pagwika ng tsuhi ni Pepeng, ay siya namang mabilisan nilang paglabas sa silid ng tahanan. Pagdating nila sa bakuran, bumungad sa kanila ang halos 7 taong nakangisi habang patuloy silang pinagmamasdan. Paglalarawan ni Pepeng sa mga panauhin, meron itong suot-suot na mga salakot, may mga mahahaba itong damit, at meron itong mga daladalang bayong. May mga tabak din ito sa kanilang mga kamay na parabang hindi mo aakalain na isang lahi pala ng mga aswang yon. Maya-maya pa, nagwika naman ang isa sa mga taong bumisita sa kanila ng "Naparito kami upang ilahad sa inyo ang pagkasira ng kasuntuan ng ating lahi. Kayong mga traitor, hindi karapat dapat na muli pang pagkatiwalaan. Huwag kayong masyadong mapanatag. Dahil bata pa lang ang nilalang na iyong sinasantikan. Noon pa man, hindi na namin kinikilala ang kasunduang ating napagkasunduan. Sumunod lamang kami sa gusto ninyo upang magawa naming mapalaki ng maayos ang batang ito. Nasa hustong gulang na siya, kaya sigurado na ang aming pagkapanalo sa digmaang ito. Sagot naman ang kanyang ama. Mahusay, Magno. Napakahusay. Bueno, alis na kami. Batid kong may lakad pa kayo. Sagot naman ang aswang. Kasabay ng pagwika nito, ay siya naman itong mabilisang pagtalikod sa kanilang harapan. Nang masipat ito ng kanilang pangkat, agad naman nilang binagtas ang daanan patungong bundok. Dahil sa alam nilang mag-uumpisang sumalakay ang mga nilalang na yon sa pagsapit ng takip silim. Bago nila tuluyang lisanin ang baryo, napagpasyahan nilang ipagbigay alam sa iilang albularyong kanilang kadugo ang nalalapit na digmaan. Habang patuloy silang naglalakad, pilit namang nagtanong si Pepeng sa kung ano ang totoong nangyari noong mga panahong hindi pa siya isinisilang. Nang marinig ito ng kanyang ama,
Doon na sa kanya inilahad ang tunay na pagkatao ng kanilang mga kalaban. Ayon dito, na noong kabataan pa lamang nila, payapa namang namumuhay ang mga aswang at ang kanilang lahi sa Jimalalud. Halos hindi sila noon mapasok-pasok ng mga masasamang loob dahil sa mga aswang ang nagsisilbi nilang sandata sa oras ng digmaan. Ang kanilang lahi naman ang nagsisilbing sandiga ng mga ito sa mga nilalang na merong aral ng kanan. Kumbaga, ang lahi nila Pipeng ang tagapamagitan sa mga taong nagtatangkang wasakin ang mga aswang na naninirahan sa kanilang lugar. Dahil sa may kabutihan ang gabunan ng mga aswang, kung kaya't naging payapa ang kanilang lugar sa loob ng ilang taon. Nagbago lamang ang mga pangyayaring yon nang ipinagbuntis na si Pipeng ng kanyang ina. Dala ng takot ng mga aswang sa albularyong nakasulat sa alamat, kung kaya't pinili nilang traydorin ang lahing nagsisilbi nilang pananggalang sa lahat ng oras. Nang mapagtanto ito ng mga magulang ng ina ni Pipeng, ay agad naman itong nagsagawa ng mga hakbang upang protektahan ang kanilang angkan. Humingi na din yon sa mga kilala nitong albularyo at antingero nang sa gayoy mas lalo pa nilang mapalakas ang kanilang puwersa. Sa loob ng ilang buwang digmaan, marami nang naapektuhang mga ordinaryong tao na naroon. Para kasi mas mapalawig ng mga aswang ang kanilang kapangyarihan, kinakailangan nilang yang gawin ang kanilang mga kababaryo na minsan nilang pinrotektahan. Sa pagpapatuloy ng madugong digmaan, ay halos hindi na nila magawang mabilang ang mga napaslang. Nang dumating sa puntong nasukol na nila ang lahi ng mga ito, ay pinili nilang magbigay ng kasunduan imbis na lipulin ang lahat ng uri ng mga aswang. Dahil sa walang pagpipilian ang mga yon, kung kaya't wala silang nagawa kung hindi ang sundin ang nais ng mga magulang ng kanyang ina. Matapos nitong makapagkwento kay Pipeng, ay siya namang pagwika nito nang, "Hayaan mo, pagdating natin sa bukid, ilalahad ko sa iyo ang iyong buhay. Ilang daan taon na ang nakakaraan. Sa ngayon ang masasabi ko lang, mabuhay ka Pipeng para sa amin at sa tadhanang naghihintay sa iyo. Huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat upang matutunan mo ang mga bagay na kinakailangan mong matutunan." Ilang oras pa ang lumipas, matagumpay naman silang nakarating sa bundok na kanilang pinagkukutaan. Kanya-kanya na sila noong nagbantay upang paghandaan ang pagsapit ng takip silim. Sa pagsapit ng 6:00 ng hapon, bigla naman silang napatahimik nang makarinig sila ng pag-alulong ng hindi mabilang na mga aso. Okay, grabe, ang ganda, no? Isipin niyo, ano kaya yung kwento ni Pipeng ilang daan taon na ang nakakalipas? Hintayin na lang natin. Alam niyo, dapat 2 episodes to eh. Kaso wala, hindi nagawa yung isa eh. So bukas baka magdalawa tayo. Para ganahan naman kami, comment naman kayo ng 2 kaagad. Yun lang. Salamat.